Maligayang araw po sa ating mga manonood. Kami po ay nagagalak na makasama po kayong muli upang patuloy na kilalanin ang ating isang kilalang mensahero na si Mrs. White. Dito lamang po yan sa ating programang Sharing the Vision. Magandang araw, Pastor Bry. Magandang araw, Rachel. At magandang araw din po sa mga sumusubaybay. Excited na makinig po sa Sharing the Vision. Patuloy po sana na manood kayo at matuto po. Oh, excited na ako, Pastor, kasi ipagpapatuloy na natin yung napag-usapan natin noong nakaraang episode tungkol sa buhay ni Mrs. White at noong kinasal na sila ni James White. Ngayon, Pastor, di ba po nabanggit natin nung tayo ay mag-end dun sa ating nakaraang episode na meron silang apat na anak. Maaari niyo po bang ipakilala sa amin yung kanilang apat na anak at yung mga naging karanasan nila nung sila ay meron ng isang pamilya? Ituloy ko lang ng konti yung muna, bago pakilala yung kanilang mga anak. Ituloy muna natin yung relasyon natin nilang mag-asawa. Mm-mm. Bagaman nagkaroon sila ng apat na anak, in betweens ay may mga struggles Mm-mm. pa din sila. Nabanggit ko last time na ang mga anak nila ay si Henry, si Herbert, si Willie at saka si Edson. Ilan ito sa mga nag-i-interplay doon sa, sabihin na natin sa behavior na meron si Ellen White. Ano? Pero unahin natin yung struggle muna ni Ellen White. Nung binibigyan siya ng responsibility ng angel, ano? Natakot siya, nag-alala siya, kasi baka, ang sabi niya, baka ako'y maging proud sa aking sarili at saka mawala ako. So karamihan, pride goes before destruction, di ba? Okay. Yan ang lagi naging problema. Ang sabi ng angel sa kanya, huwag kang mag-alala. Kasi every time na parang magiging proud ka ay ipahihintulot ng Panginoon na ikay magkaroon ng kahirapan o sakit para lang makapanumbalik ka sa Panginoon. Di ba napakaganda? Mm. Para lang i-humble siya. Yeah, para i-humble siya. Kaya sa isang vision, ang sabi sa Life Sketches 105-106, in a vision, Ellen White was shown that the Lord had been trying us for our good. Mm-hmm. Sinusubok tayo para sa ating kabutihan. To prepare us to labor for others. That He had been stirring up our nest lest we should settle down at ease. Kung magkakaroon siya ng magandang bahay, magkakaroon siya ng magandang sofa or whatever, baka hindi na niya gustuhing umalis. Mm-mm. Dahil napakaganda ng bahay. Napaka-komportable na, Pastor. Napaka-komportable, yan. Yan ang laging mahirap problema. Mahirap nang iwan. Ayun. Kaya minsan, nakita mo yung mga pastor, palipat-lipat ng bahay, okay. Tapos nakaka-stress, di ba, palipat-lipat. At ang sabi dito, that He had been stirring up our nest that we should settle, lest we should settle at ease. Our work was to labor for souls. Mm. Ang aming gawain ay mag-labor para sa mga souls. If we had been prospered, kung pinaunlad kagad kami ng Panginoon, home would be so pleasant that we would be unwilling to leave it. Trials had been permitted to come upon us to prepare us for the still greater conflicts that we would meet in our travels. Nakita mo yung mga travels nila, iwanan niya yung kanyang mga anak. Mm-hmm. Hindi niya iwanan niya ng few months. Iwanan niya ng 1 year, 2 years. Napakatagal, Pastor. Ganun ka-struggle. Kasi pagka pumunta ka, alam mo sa United States, sa US, ngayon madali lang kasi may mga train, may mga airplane. Pero nung unang panahon, napakalayo, napakatagal. Minsan mag-snow. Hindi siyempre, kailan pa yun makakabalik. Tapos, kung sa dadalhin. Ano yung means of transportation nila noon, Pastor? Una yung buggy. Yung pag sinabi natin buggy, yung karwahe, yung merong horse. Kabayo. Na, kabayo, yan. Pangalawa, yung train. Minsan, pagka yan ay nagkaroon ng snow, hindi na makalusot yan. Mm-hmm. Minsan, ma-stuck na sila sa isang lugar. Tsaka bakit dadalhin mo yung anak mo? Halimbawa, nag-i-snow, dadalhin mo ang anak mo. Ito'y ikamamatay. Ng mga bata. So, napakahirap na mga situations nila. Bukod pa doon, mahirap din yung kanilang finances, mahirap din ang communication, hindi kagaya natin ngayon. Isang text lang. Yan. At dahil dito, laging nagkakaroon sila ng health problem. So, ang unang health problem na gusto kong i-discuss ngayon yung pagka-high blood at saka pagka-paralytic ng kanyang asawa. Mm-hmm. So, nung August ng 1865, na-paralyze si James White. At sa kanyang pagka-paralyze, merong mga theory, alam mo hindi pa clear noon kasi ang scientific na mga dahilan ng mga paralytic o whatever. Pero
siguro nakabasa si James White ng libro ang napunta sila sa isang na-hospitalize siya sa Our Home on the Hillside ni Dr. Jackson sa Danceville, New York. At pero ang instruction ng Panginoon kay Mrs. White ay tanggalin siya mula sa ospital na yun. So parang merong talagang maliwanag na sinasabi ang anghel. At nung Christmas Day ng 1865, naka-receive ng vision si Ellen White during ng prayer session nila. Mm. At nung kanilang prayer session, parang sinasabi ng Panginoon na hindi sapat yung ginagawa ng mga Seventh-day Adventist, ng mga Adventista, para sa kalusugan o sa pagpo-promote ng kalusugan sa lahat ng mga tao. So, ang sabi, ang suggestion sa kanya, kailangan ma-promote, magkaroon ng institusyon. Ang health reform, sabihin na natin yung comprehensive health reform binigay noong 1863, June nang ibigay ito, 1863, June 12, 1863. Ito yung vision ng comprehensive. Pero yung institution, yung magtatag ng mga institusyon, kagaya ng mga ospital at kung ano-ano, binigay ito noong 1865. Okay. So kung titignan mo, August 16, nung na-stroke, sabihin na natin na-paralyze si James White, pero December ng 1865 nang bigyan ng vision si Ellen White na magtatag ng mga institusyon. So titingnan mo, parang related, parang pinaparanas talaga kay Ellen White yung mga sakit para mas maging emphasis o mas lumakas yung emphasis talaga sa pagpo-put up ng mga institusyon. So kung titingnan mo, kung hindi nagkasakit si James White, siguro wala lang silang pakialam na magkaroon ng mga health institution. Pero makikita mo rin na inialis ng Panginoon si James White mula doon sa institusyon na yun. Bakit? Kasi yung institusyon na yun ay medyo mali yung teorya nila tungkol sa kalusugan. Doon sa Our Home of on the Hills. Our Home on the Hills. Bakit? Kasi imbis na mag-exercise si Ellen White, kasi kinuha, binalik uli ni Ellen White sa Battle Creek si James White. Ano? Although si James White ay nakarecover niya sa kanyang stroke, marami pang stroke na nangyari sa kanya bago siya namatay. Five strokes. Matindi, usually, no? three strokes lang, Pastor, di ba? Pero siguro pinarana sa kanila ito. Medyo may nakuha siyang theory doon sa kay Dr. Jackson. Ang theory, dapat para makarecover ay magpahinga lang. Total na pahinga. Walang mental at saka physical work. Mm-mm. Medyo iba yung binibigay kay Ellen White na visions. Mm-mm. Parang pinapakita kay Ellen White para makarecover, kailangan gamitin ulit yung brain at gamitin yung physicality. So, kailangan maging physical para mabuhay, para makarecover. Hindi solved dito si James White. Mm-mm. Pero noong 1867, medyo unti-unti na nakukumbinsi si James White doon sa direksyon na kailangan na talaga na makarecover. So parang may recovery, parang program para makarecover. So during that time, sabi ko nga sa'yo, nag-five stroke. 16 years later, namatay si James White. Medyo masakit ito. Lalo na noong 1863, na dapat si James White ay magiging presidente ng General Conference. So ang unang presidente ng General Conference ay hindi si James White, kundi si Byington. Nangyari ito dahil halos lahat ng mga organisasyon hawak na ni James White. Dahil siya naman ang nag-put up ng lahat ng organisasyon Mula sa publishing, hanggang sa General Conference, hanggang sa mga tracks at kung ano-ano pa, siya lahat. Founder pa siya. Yeah, founder talaga sila. Pero ang point dito, sabi ni Ellen White, kailangan ka magpahinga, pero hindi yung basta total na pahinga. Merong recovery na dapat gawin. Pero ang health system natin, napakahina, napakahirap pa. Kaya nag-put up sila nung tinatawag nating sa parang Western Health Retreat. Mm-mm. So mula doon sa health retreat, nagkaroon ng sanitarium. Mula doon sa sanitarium, nabuo na yung ating mga medical centers ngayon. Saan yung Western Health Retreat? Sa Battle Creek din, doon din. Okay. So pagkatapos, lumaki na lumaki ito. Pero ang kung titignan natin, parang ipinararanas talaga kay Ellen White yung hirap para magpakumbaba din sila. Pero at the same time, para ma-personal nila maramdaman yung efekto, para makita nila yung welfare ng buong mundo. Para makita nila, Pastor, siguro yung kahalagahan, need. Yan, kahalagahan o ng need. Ng health reform talaga. Pero noong March ng 1867, pinagbili nila, after the extended absence sa Battle Creek, si Ellen White ay naka-receive ng letter. Unahin muna natin,
naka-receive sila ng lumipat sila, pinagbili nila yung kanilang bahay sa Battle Creek. Mm. Tapos lumipat sila sa Greenville. Mm. Doon din, nasa Michigan din. Pero nung lumipat sila, utay-utay na medyo humihina yung influence nila sa Battle Creek. Ang Battle Creek, nandun lahat ng mga offices ng mm-hmm. ng JAR Conference, lahat. Pagka umaalis ka, medyo itinichismis ka ng konti. Mm, di ba? Okay. So, na-experience din pala nila yung ganung... Maraming crisis. Pagkakataon na na-experience nila. Kaya sabi niya, sa Testimonies Volume 1, 580, grieved in spirit beyond measure, sabi niya. I remained at home. May sakit yung kanyang asawa, nakaka-receive siya ng mga letters, na nakaka-discourage. Ang sabi niya, dreading to go anywhere among the church for fear of being wounded. Medyo ayaw niya masaktan na makausap niya yung mga tao. Finally, as one made an effort, no one made an effort to relieve my feelings, I felt it to be my duty to call together a number of experienced brethren and sisters and meet the false reports which were circulating in regard to us, weighed down and depressed, even to anguish, I met the charges against me. Nakita mo? Brave niya. Napakahirap. Alam mo, there were at least 5 accusations. Kasi si James White, iba ang diskarte nito eh. Alam mo, nabuhay sila James White ng walang sweldo, di ba? Apo. So, sa buhay nila ng walang sweldo, matututo silang dumiskarte, di ba? Magnegosyo, gumawa ng ganito. Isa sa mga... mahilig na diskarte ni James White, may dalawa. Una, yung magbenta ng mga stationery. Mm. One time, sa isang camp meeting, nagbenta siya ng stationery. Alam mo, ang kinita niya sa stationery na binenta niya dahil nagkaroon ng depression, yung depression ng pagbagsak na ekonomiya. Nung makarecover yung ekonomiya, nung naibenta niya yun, halos 5 taong sweldo ang katumbas. Wow. So, medyo malaking kikita, di ba? Isa pa yun, mahilig din siya magbenta ng bahay, ayusin niya, tapos ibibenta niya. Bibili, bibenta, ayusin niya. Dahil medyo nagkakapera sila, ang iniisip ng mga brethren, kinukurakot nila yung perang nanggagaling sa church. Pero hindi naman ganun yun. Mm-mm. So, kailangan harapin ni Ellen White to. In fact, parang 3 beses yata sila nag-publish ng isang matinding research para lang ipakita na hindi sila kumukuha ng pera. Mm-mm. Hindi lang yun. Much of the time, hindi kumukuha ng sweldo si James White. Mm-mm. Parang, nung namatay si James White, ang eulogy, parang ang eulogy niya ay si Uriah Smith. At si Uriah Smith, ang binabanggit niya, hindi tungkol sa buhay ni James White. Ang binabanggit niya, tungkol sa kanyang sakripisyong ginawa at yung mga panahon na hindi siya sumusweldo para sa gawain ng Panginoon. Uh-huh. Pero ang pinag-uusapan, nung namatay siya, nakukuha mo. So, ibig sabihin, ilang beses nag-investigate, napakahirap sa kanila na sila yung nagbuo ng church, pero napakaraming issue sa kanila. Buti na lang, Pastor, hindi sila na-discourage kasi parang kung iisipin mo, ikaw nga, halos hindi ka na kumukuha ng sweldo mo galing dun dapat sa, kunyari, dapat nabubuhay ka sa ebanghelyo, di ba? Opo, di ba? Kumbaga, sarili nilang discard yon pero napapagbintangan pa sila na ginagamit nila. Hindi lang yun. Nung panahon ni Ellen White, nung nagpa-publish na siya ng sarili niyang mga sulat, syempre kikita siya sa mga pinapublish niya. Marami pang issue dito. Hindi lang yun. Minsan, hindi pa siya babayaran ng royalty niya. Mm-hmm. Minsan, pinapublish niya na ganito, nakakautang pa siya. Ang point natin dito, normal na nangyayari. Behind the scene, hindi alam ng mga Adventist itong nangyayari sa kanila. Mm-hmm. Pero humaharap sila sa katakot-takot ng mga issue. Mm-hmm. So, itong mga issue na ito, nagdulot kung bakit na-stress din si James White at nagkasakit at ikinamatay niya na rin. Mm-hmm. Hindi ba typical ito sa mga presidente ng mga misyon, ng mga union na nangamamatay na dahil sa issue, sa mga stress. Para mga presidente ng Pilipinas, nagkakasakit dahil... Sobrang affected kasi doon, Pastor, mental psychologically, health talaga. That's it. Psychologically. So, meron, hindi lang yon, meron pa silang internal problem sa loob. Mm. Unahin natin rin internal problem nila kay Edson. Mm. Si Edson ay anak nila. Mm. Ang anak nila nakakaiba, kumbaga parang black sheep. Siya ba yung pangalawa, Pastor? Siya yung unang anak. Ah, okay. Panganay so, pala. So, kung titignan natin, ang paraan ni James White ng pagdidisiplina kay Edson, ang term ni Ellen White ay very stern, tough love. Mm. Alam mo yung parang guilty din ako dyan eh. Minsan, pagka ano, lalaki rin ang style ng pagdidisiplina. Medyo hindi nagugustuhan ni Ellen White yung paraan ng pagdidisiplina ni James White. Mm. Kasi yung paraan ng pagdidisiplina ni Ellen White ay tender, lenient, conciliatory attitude
na medyo magkaiba. Siyempre, lalaki, babae, magkaiba talaga ng paraan. Siguro, Pastor, parang iniisip niya, kinukonsente ni Mrs. White. Ayan. Kasi parang ang bait-bait. Ayan. Ang problema, yung reaction ni Edson sa pagdidisiplina ng kanyang anak, medyo rebellious ang dating. Mm. Hindi siya yung tipong magpapastor, hindi siya yung tipong ano. At saka alam mo, nung mga bata-bata pa sila, ang hilig nila, kasi nasa Battle Creek sila, eh, di ba may civil war? Mm. O, doon sa Battle Creek, doon din pumupunta yung mga sundalo. At nandun yung mga sundalo, yung mga bata, nakatingin sa mga sundalo, edi gusto na yung mga baril, di ba, mga ganon. Medyo natakot sila kasi iba na yung ugali nung kanilang anak. Kaya umalis sila ng Battle Creek, pumunta sila somewhere else, iba yung kanilang bahay, para lang mailayo sila doon sa impluensya ng mga sundalo. Okay, so, kung titignan mo, parang normal ngayon. Yung mga anak ko, mahilig sa mga baril-baril, mga ganyan. Pero, anong gagawin mo? Siyempre, nasa mundo ka. Tapos medyo makulit yung mga bata, magiging very strict ka, tapos magre-rebel yung bata. Mm. Parang ganun. Parang typical problem na meron tayo ngayon. Mm-mm. Ang problema nito, mabuti ko, ang problema lang nila ay within the sa family. Anak. Mm-mm. May problema din sila, dalawa. Silang mag-asawa. Ayan. Anong naging problema? Alam mo naman, siyempre, ang babae, medyo minsan, siguro, hindi maintindihan. Domineering ang dating. Kasi si Ellen White ay very intelligent person. Mm. May ano. At saka, all throughout the life talaga naman ni James White, sumusunod talaga siya kay Ellen White. Tingnan mo, sa parang mga visions. Parang si Ellen White yung nag-lead, parang ganun. Basta. Pero at the same time, ano, masunod rin talaga si James White. Mm. Pero dumarating sa point na medyo hindi nagiging maganda yung hulog ng kanilang relasyon. Mm. Ang sabi dito, isa sa mga letters na nakita natin, alam mo, minsan merong letter si Ellen White sa kanyang best friend. Mm. At doon sa kanyang letter, sinabi niya sa kanyang best friend na pagkatapos mong basahin ang sulat na ito, sunugin mo na. Mm. Eh, hindi niya sinunog yun. Nitong mga, siguro mga 50 years ago, nakita yung letter niya sa Andrews University. Mm. At doon nakita yung conflict talaga nila mag-asawa. Nakita mo talaga na they are human beings. Mm-mm. Na meron ding internal conflict, hindi naman perfectong tao. Mm. So basically, ginagamit na yun ng Panginoon kahit ang mga imperfect na mga tao. Sabi niya, I shall use the old head God gave me until He reveals that I am wrong. Your head won't fit on my shoulders. Hindi ko maintindihan, hindi ko pwede yung iniisip mo sa akin. Keep it where it belongs and I will try to honor God in using my own. I shall be glad to hear from you, but don't waste your precious time and strength in lecturing me on matters of mere opinion. Parang ano talaga eh. May independent silang dalawa. Mm-hmm. So I think, Pastor, na hurt yung ego ni James White bilang lalaki. Ganun nga. Basically, ganun naman ang lalaki. Lagi naman na hurt ang ego. Pero at the same time, may point naman yung babae. Pero kahit may point yung babae, minsan may approach naman si babae na hindi gaano sigurong respectful. Respectful, ayan. Yes, Pastor. So, ito namang si lalaki dahil sumasagot at may ego, nararamdaman naman ni babae na parang wala hindi naman siya yung love. Love, ayan. Yes. Love and respect. So, itong interchange na to ay common sa lahat ng mag-asawa. Ayan. Kagaya ng mga mag-asawa natin yes, today. Lahat. So, hindi natin pwedeng sabihin na, iba kasi si Ellen White kasi pro, ano yan ang Panginoon. Hindi. Pareho lamang. Kaya nung namatay si James White, noong August 6, 1881, at age 80, medyo premature. Ang tawag ng Ellen White ay premature death. Mm. Pag sinabi natin premature death, 60 years old namatay, parang hindi makatwiran, di ba? At least siguro 70 or 75, medyo matured na yung kamatayan. Pero na-hurt talaga siya nung namatay si James White dahil hindi niya talaga halos pinaghandaan na sabihin na natin na mamamatay yung kanyang asawa habang nasa karurok pa ng pag-unlad, lalo na't lumalaki ang kanyang mga anak. Mm. So, sabi niya, his sympathy and prayers and tears I have missed so much. Yung pagkalinga ni James White, pakikinig sa kanya, pag-comfort sa kanya, kasi matatakotin si Ellen White, timid. Pero malakas ang loob ni James White at sinusuportahan siya. Mm. E nawala na yung affirmation na yun. Wala na eh. So basically, kagaya rin siya ng mga widow ngayon na pag nawala na yung asawa, nagigrieve sila, nami-miss nila, nai-imagine nila na nandyan. Sabi niya, no one can understand this as myself. Ako lang makakaintindi nito. But my work has to be done. Kailangan pa rin magtuloy-tuloy ang buhay. Move on. Di ba? Typical. Sabi niya, I miss father more and more. Sulat niya sa kanyang anak. Especially do I feel his loss while here in the mountains. I find
it a very different thing being in the mountains with my husband and in the mountains without him. Kasi minsan, nung 1873 revival, nagkaroon ng revival si James White at si Ellen White. Medyo na stress na sila sa trabaho. Umalis sila, pumunta sila sa bundok at nag-reflect sila, tinignan uli nila. At magmula nung bumalik sila, nagkaroon din ng revival and general conference. Kaya pagkatapos nung nag-send na sila ng unang missionary sa ibang bansa. Ayan yun si J.N. Andrews. Mm. So dahil sa revival na nangyari sa kanila, nagkaroon din ng revival ang buong church. Tsaka na-carry out itong revival ito sa mission at mas dumami pa ang Seventh-day Adventist. Nami-miss niya yung mga time na yun na kagaya ko, yung asawa ko, pag nag-uusap kami, pag nagka-problema ako, o kaya meron akong bagong revelation galing sa Panginoon na nakikita ko, masarap na kausap mo, pero nung namatay na, wala na. Parang kulang. Mm-mm. Ayan. So basically normal, I am fully interwoven with my husband's, that is about impossible for me to be any great account without him. Parang hindi na kayang mabuhay ni Ellen White nang wala si James White. Kasi parang naging part na si James White ni Ellen White. Ang kagandahan nito, mas lalo siyang napalapit sa Panginoon. Ayan. Ayaw mag-share ni Ellen White ng kanyang bed sa kanino man, hindi sa Panginoon. Pero mabuti na lang, nandyan yung kanyang mga anak. At nung tinanong siya ng remarriage, kasi may mga umaali-aligid na eh. Ayaw na ni Ellen White. Gusto niya maalala lang yung kanyang husband. Pastor, ilang taon na si Mrs. White nung time na yun, nung may mga umaaligid-aligid na? Nung mga after na namatay si James White? Siguro nasa mga 55. Meron pa rin umaaligid. Pero yung anak nila, una, si Henry White, 1847. So ito pala ang panganay, ano? Sweet singer, magaling itong kumanta. Pero namatay ito. Namatay siya nung siya 16 years old. Ang kinamatay niya yung pneumonia. Typical. Mm-mm. Noon, ang mortality rate ay 50%. Mm-mm. So basically, namamatay ang dalawang anak kung apat ang anak. Kung dalawang anak isa. So laging ganun. Ang sumunod niyang anak si James Edson, eto na yung medyo panganay in a sense na siya ay namataya ng panganay. So siya na yung tumayong panganay. So 1849, nung siya ay medyo nagkaroon siya ng parang identity crisis na hindi yung pagka-Kristiyano niya, medyo pero naging negosyante siya. And later, bumalik din siya sa pagiging active ng church at siya yung nag-establish ng work sa South, lalo na sa mga black. So siya yung naging missionary sa mga blacks. Tapos si William Clarence, ang pinakamabait na anak ni Ellen White, ay naging editor, naging tagapagsulat, naging presidente din siya ng isang union sa Australia. At the same time, yung katapos sa pusa, naging White Estate Director siya. So at ito yung naging kasulatan niya. Pastor, kay Mrs. White sa travel. Kahit saan. Parang assistant siya. At one time, yung katulong ni Ellen White, inano niya talaga, nung namatay yung anak asawa ni William White, pinromote niya talaga na yung katulong ni Ellen White ang mapangasawa niya. So napangasawa niya yung mismong katulong ni Ellen White. At yung huli ay si Herbert, noong 1860, namatay kaagad siya 2.5 years after sa pamamagitan ng erisipela. So all in all, ang buhay ni Ellen White ay medyo mahirap, typical na kagaya ngayon, pero nagpapatuloy at nangahawakan sa mga difficulties na dumarating sa kanya. Siya rin mismo ay palagi nagkakasakit, and in fact, namatay din si Ellen White sa age na 87, noong 1915. Medyo nag-deteriorate yung kanyang health mga 5 years bago siya namatay. Tapos nabalian siya ng buto. Pagkatapos nun, medyo nag-deteriorate. Nung namatay na si Ellen White. Pero kung tutuusin natin, bago siya namatay, talagang nag-publish siya ng napakarami. Opo. In fact, namatay din siya na may baon sa utang. $30,000 ang kanyang ikinabaon dahil pinablish niya ng pilit yung Great Controversy. Lalo na ang pinakamahirap na sitwasyon niya, nasa Battle Creek siya, sumusulat siya ng Great Controversy. Halos ilang beses ang gustong patayin ni Satan. So doon siya nagkasakit-sakit. Opo. So all throughout her life, hirap, sakit, pasakit. Pero yung panghahawakan niya, tuloy pa rin ang gawain. Pero makikita natin, Pastor, sa buhay niya, na despite of everything, despite ng lahat ng mga struggles, lahat ng pinagdadaanan niya, problema niya sa kanila, between her and James White, between her and yung kung paano niya inisip. At between her and church. At saka sa alam mo ba, nung mga 1880s, mga 1888, 1889,
pinadala siya sa Australia, parang in-exile siya doon, para hindi na siya masyadong magsalita dito sa JAR conference. Mm-hmm. Pero nakabalik siya after 9 years, ang ginawa niya, binago niya yung sistema ng Seventh-day Adventist. Nagkaroon ng union, wala pang union noon eh. Nagkaroon ng division, yung mga division office, na restructure ang church. Tapos ang naging bosses ay galing sa committee at hindi ang bosses ng presidente. So malaki ang nagawa niya sa church. Oh. Pero namatay siya na nirespeto ng church at hanggang ngayon eh, binabasa pa rin ang kanyang mga sulat. So makikita po natin, no, Pastor, at sa ating mga manonood, kung paano gamitin ng Panginoon ang isang tao lang, sinner na kagaya natin. Mahina, sakitin, na napakarami ding problema, struggles, kung paano gamitin ng Panginoon yung tao na yon para sa kanyang gawain. Mm. Pastor, sa maraming salamat po sa mga i-share niyo sa amin tungkol sa buhay ni Mrs. White at ng kanilang pamilya. At ako po personally, natutunan ko na bilang tao po, no, kapag po nakita natin na tinatawagan tayo ng Panginoon sa gawain, wala para sa akin, knowing yung mga pinagdaanan ni Mrs. White, parang sa tingin ko wala tayo dapat maging excuse na, Panginoon, sakitin ako, ganito lang ako, mahina ako, ang dami ko pang problema kailangang harapin, haharapin ko pa ba yan para sa church, para sa ano. Pero by God's grace, si Mrs. White, nakayanan niya at makikita natin yung mga naging significance ng kanyang gawain. So tayo din at sa ating mga tagapakinig, no, hayaan lang natin na tumugon tayo, i-allow natin ang ating mga puso na tumugon sa pagtawag ng ating Panginoon sa ating gawain. Ayan, maraming salamat po, Pastor. Ngayon po, maaari niyo po ba kaming pangunahan sa isang panalangin? Okay, let's pray. Dakila po namin, Diyos. Salamat po sa mga karanasang ito nagbibigay sa amin, Panginoon, inspirasyon upang tumatag at lalo pang sumulong sa banal na gawain at huwag po kami, Panginoon, panghinaan ng loob. Samahan niyo po kami, Panginoon, sa pamamagitan ng banal na Espiritu sa pangalan po ng Panginoon Jesus. Amen. Ayan, napakaganda po na ating naging talakayan, Pastor. Sa oras pong ito, inaanyayahan ko pong muli ang ating mga manonood na patuloy na sumubaybay dito sa ating programang Sharing the Vision.